usap yan eh. Oo. And sorry to say na Senator Bato is always defensive, no? In fact, nakita ko ang tinatanong ni Chairman Coco Pimentel, si Senator Bato na eh. Di ba? Samantalang they should interpellate the witnesses and the source speakers, not try to defend themselves. Thank you. Milky Regunan from DZRH. To Congressman Abante and Kong Dan. Ang sabi ni Kong Dan kanina, okay na yung hearing sa Senate. So meron pang pangailan pa na ipatawag ang former president sa hearing ng Quadcom, or it's just a waste of time? Or it's just a proper, it's just proper to just file cases to save time? Ako, ang explore na lang natin, if ever, yung reward system. Dun sa mga DDS na sinabi niya na meron, tapos encouraging the policemen to arm the criminals to fight back. Yun, established na yun. Even there are a lot of justification on those wordings. But yung sa reward, yun yung tipong hinahanap natin. Kasi na-establish na rin doon na, yun na nga, may pitong personality. Tapos, para may sinabi si Presidente doon na patay na ata yung pito. Pero still, we need to find out kung sino-sino po yung pitong yon para malaman po natin kung anong karakter at anong personalidad. Si kaninong pamilya, kung buhay pa yung, of course, and may mga pamilya yan, yung pitong yan eh. So maybe we can ask the members of the family of those seven people, so malaman po natin kung ano naging istorya nung kanilang partisipasyon doon sa sinasabi po ng ating pong former president about those seven people. Kasi doon natin may establish kung meron talagang, well, yung nagkaroon sila, nabayaran sila, o whatever. Basta sa reward system, I think medyo gray area pa yan. One follow-up lang, sir. As chairman of Committee on Human Rights, Kong Abante, do you support the recommendation of Congresswoman Castro to submit Duterte's Senate confession in the ICC? To submit? I have always been true to my statement since we started the EJK hearings, that I'm not going to allow the ICC to get our documents for that. Anyway, they could be able to do their own investigation on their own. Eh. Diba? Hindi na kailangan yung tulong ng Quadcom o tulong ng aking committee on that. No? In fact, naniniwala kami na the ICC is watching all the proceedings. Eh. Kaya meron silang documents tungkol dyan. So, maganda yung sinabi ni Congressman Castro. Yet, I still would like to say na let them do a separate investigation. Oo. Not use us for their own investigation. Diba? Yun lang ang sa akin. Thank you. Kat Borbes from Radyo Pilipinas. Sir, clarify ko lang po yun dun sa inviting former president still sa Quadcom. Sabi niyo po, next week, November 6, will be about illegal drugs. Would you ask him din po ba to attend para po mabigyan linaw din po yung connection niya with Michael Young? Or reward system lang po talaga yung habol niyo from the former president? Yeah, if ever that the president will notify us about his intention to be a part of the next hearing, then we can adjust the agenda that we set already. Basically, madali naman natin ma-adjust yun at mag-focus lang muna tayo sa lahat ng mga tanong kay presidente. At kapag nakuha na natin po lahat ng mga sagot, then we can let him go. So, hindi naman po, kasi marami na nasagot sa Senado eh. And ako, particularly, kapag ako, hindi ko natatanong yung mga bagay na yon kasi nga, ano na yun eh, na manifested na yun eh, na under oath. So, kunin na lang natin mga bagay na medyo hindi pa klaro sa amin. So, yun po yung ating kasagutan. Ako naman, mayroon akong reservation to invite the president kasi nasabi niya na lahat eh.
ang gusto niyang sabihin sa Senado eh. So ano pa ang nais namin makuha sa kanya, no? Just for him to be present there? Siguro, gusto ko din sabihin na if he is well enough to face the Senate, palagay ko kung talagang kinakailang imbitahan namin siya, he should be also be well enough to face us. Yun lang. Sa akin, meron akong talagang reservation tungkol dyan, no? Because I think that what he said in the Senate is enough for us to know what actually happened in the war on drugs in the former administration. Sure, next lang po. Doon po sa Senate hearing, lumabas po si Mo King. Meron po ba tayong coordination with the Senate po kung paano po siya mapapadalo po dito? Yung OMSEC natin, we tasked them, ano, to look for Mo King. I don't know precisely what the communication that had been done with her, no? But since na nandyan na siya, there's no stopping for us to invite her. Most likely, that can be answered by the COMSEC. But a while ago, when I asked him, we invited her already. So, most likely, darating yan. Kasi, alam mo, may procedure eh. Una, invitation, tapos show cause order, and then afterwards, saka mo siya is-cite in contempt. But nandun pa lang tayo sa show cause order. Sir, last na lang po on my end. Ano pong message natin doon sa mga kapulisan na meron pa pong alam tungkol po dito sa mga iniimbestagahan nating issue? Given na parang ang nangyayari po is pinagmumukha ng Pangulong Duterte na siya yung knight in shining armor nila by taking the responsibility. Pero yun nga po, tulad nung sinabi ninyo kanina, hindi naman po tatayo yun sa korte. Ilan-ilan lang naman yung ano, I think yung sa reward system, tapos yung sa mga patayan, yung mga nakakatanggap ng reward, well, siguro feeling guilty sila, but majority of the 220,000 strong ano natin, PNP men in uniform and non-uniform, majority dyan talagang walang alam eh. Alam ko, naniniwala ako na there are certain areas that this program was were initiated. So I hope that those who have knowledge about this, no, must come out. Kasi ang pananaw ko, nagkaroon talaga ng deception eh, na deceive tayo dun sa order. Nagkaroon ng confusion and deception. And that's the reason why somehow, siguro, masasabi natin, marami din sa mga kapulisan, ang masasabi natin, hindi nila ma-differentiate. Nagkaroon ng gray area eh. Ito ba yung legitimate order? Pero, i-arm mo yung ano, parang papatayin mo, parang, di ba? So, hindi klaro. Kaya, I think, ako ang position ko, hindi, I'm not talking about the whole of the Quad Committee. Ang position ko, since nagkaroon ng confusion and deception, hindi lahat na naging involved doon are somehow 100% guilty. Nagkaroon ng ano eh, ng alam mo yun na ikaw subordinate ka, utos sa ito eh ng boss mo, ano gagawin mo? Susunod ka. Lalo na yan, mga ano yan, mga PNP officials yan, PNP ano yan, men and women. So, pag sinabing itong order, sundin mo. Otherwise, magkakaroon ng repercussion yun. So, may takot. Aside dun sa may deception, may confusion, may fear. Natakot sila. So, hindi total ng kapulisan ng ano, ako naniniwala, kakaunti lang to. Ito, hindi ko maalala kung ito yung isa sa mga hearing namin sa human rights o Quadcom na to, no? Pero nung inimbitahan namin si Colonel Patay, sapagkat for 8 months, siya ang station commander ng Batasan, more than 100 people were killed during his time. Sa kanya, ano ha? Okay. Pinatawag din namin yung kanyang deputy, yung major. Pinatawag din namin yung 4 na pulis. Oo. Na tinanong ko sila eh, okay, nakapatay ba kayo? Wala silang inaamin, pero ginamit nyo ba ang baril nyo? Ginamit nila ang baril nila. Pero hindi nila aminin na may napatay sila sapagkat marami ang bumabaril. Yun ang sabi nila. Pero may mga napatay. So, ang isang tanong niyang ganito, o bakit
kayo bumabaril. Bakit? Yun ang utos sa amin eh. Yun ang sabi. Yun ang utos sa amin eh. Alright? Now, tinanong namin sila, pati yung major eh. Alam niyo ba ibig sabihin ng double barrel? Hindi. Yung tukhang, alam niyo, hindi. Basta't kami, sumusunod lamang kami sa utos. Eh di kawawa yung mga kapulisan natin. Di ba? I mean, sa akin lang, dapat lumabas na yung ating kapulisan na talagang nadaya dito. Katulad sa sabi ni deception po yan eh. Even Colonel Espinido, sinabi niya na na-deceive siya ng Director General din ng kapulisan nung araw. He was deceived. Kaya kinalumabas na. Ito, nakakapagtaka ha. Kita nyo, ang ating Pangulo accepted full responsibility. Pero yung director dyan at that time, nilaglag niya ang kanyang mga kapulisan. He did not accept full responsibility. So anong ibig sabihin nun? Di ba? Nga yung sinasabi natin, yung level of knowledge, hindi kasi pantapantay yan eh. So, kung nando kayo sa level na mataas, tapos ito yung order, hindi mo may baba talaga yung ano eh, yung ano talaga yung order kasi ang gulo, may confusion. Tapos may hiding of the Memorandum Circular Number 16-2016, di ba? Sinabi naman nila eh, sa Senate eh. Kaya ang ganda rin nangyari sa Senate ah. We were able to get a lot of information that can be used on the Quadcom. Thank you. Marian Enriquez from TV5. Pero sige po, regarding the reward system, you mentioned, Kong Dan, that you wanted to, you know, ito yung gusto nyo pa pong tignan sana, and I think you've mentioned before, baka gusto nyo rin po, invite din ba si PRRD and talk about kung paano ginasta po yung confidential and intel funds, I think worth about, higit 4 billion pesos annually. Yes, oo. Kasi nung una, yung 2016, we were able to see yung ano, yung from the time of Pinoy, then a sudden jump of the confidential fund on 2016, the first, the ano, yung mula July hanggang December. So, hindi ko pa nakikita yung mula 2017 to 2022, magkano yung intel fund. But I think the members already have the copy. Ako parang hindi ko pa siya nakikita. But makita natin yung jump nung ano, nung kanyang intel fund at paano siya ginamit. Unfortunately, kasi yung intel fund na yan, hindi siya subjected to the usual procedure of COA on liquidating, no? Usually general lang yan, ginamit mo sa katulad na ano namin sa ano, ginamit sa renta ng bahay, so package deal, ang amount is ganito. So basically pag nakakuha lang sila ng somehow na ng list ng mga pinagamitan, that's enough. Wala yung tinatawag na you have to liquidate by the issuance of certificate or issuance of the receipt, things like that. So, yun pa yung isang tinitingnan natin ngayon pagdating po dun sa Intel Fund. I think the members and the chairman will really have to talk about this Intel Fund. At I hope that makita natin yung anong tawag dito, yung daloy ng pera mula doon sa Intel Fund, papunta kay Muking, papunta kay Peter Parungo, na dinala sa Metro Bank, dinala sa BPI, dinala sa PS Bank. So yun yung sinabi ni Garma eh, sa apidabit eh, na pumatak yung pera kay Peter Parungo sa tatlong bangko. So malaman natin dapat yan. Okay, follow up na lang po muna dun sa pick up ko po yung kay Ate Lines Capanti kanina regarding dun kay Garma. Many would ask about the timing po nung pag-grant sa kanya na medical furlough kasi especially Senate inquiry and she's invited po doon. Related po ba ito, Kong Dan, sa sinabi niyo po last Zoom press conference natin na when she talked po to you na regarding dun sa tawag ni Digong, you said she seemed scared, even mentioned about her desire to leave the country. Ah, yeah. Hindi pa nakakuha ng permit para sabihin yun eh. Pero palagay ko merong ano siya, may connection doon sa pagtawag. Hindi, kasi alam mo, the best person talaga that nag-answer that is yan na si Colonel Garma. And, alam mo, actually ayoko talaga siyang pangunahan because I haven't got any authority from her yet. Kung talagang tinawagan siya, diba? Pero inamin naman niya na tinawagan siya. Pero yung mga issues that was tackled, no, yun ang hindi natin mai-reveal, no. We observe also yung
yung request, no? Ako kasi kami, ganun kami. We wanted to preserve yung trust, ano, and confidence that we will not reveal any of the information that she said na hindi naman in relation to what we are talking about. Mayroong mga issues na hindi naman yun ang pinag-uusapan. So let us see, you know, muna sa susunod na hearing. Last second to the last na lang, sir. You said about Grijaldo trying to get even with us. Wala na silang maiba to sa Quadcom. There's a story behind this. What's the story po? You think na... Well, ako, nakikita ko yung story kasi nga medyo naging something personal to kay General Bato, Senator Bato, during that time that I mentioned about yung kay Colonel Anunda tungkol dun po sa PNPA that he was assigned as a technical person ata. But yun yung medyo nababanggit ko na medyo nagiging something na gumawa sila ng paraan to get even with us. Klaro naman kasi, no? Tapos si Grijaldo pa na binabanggit nila na tao daw ni General Bato. Well, in accordance with sa kanila nila usapan nila yung common friend namin ni Colonel Garma. So basically, yun ang nakikita ko na play nila to get even with us. And I hope I'm not wrong, but that is my own, ano, my own theory. Sir, sorry, may pahaba lang po na clarification. Asking po si Gab, lalo ng inquirer. To clarify lang daw po, sir, nag-testify po ba si Colonel Grijaldo before the Quad Committee? Kasi sabi niya, he was harassed na parang may gustong ipa-confirm sa kanya. Pero did he testify during the previous hearings? Kasi tinanong po siya ni Senator Coco Pimentel kahapon kung may affidavit ba siya. Sabi niya, wala naman po. Wala nga, kasi nga hindi naman siya pinag-uusapan doon sa Quadcom eh. Kasi nga ang issue lang niya, naging chief of police siya ng Mandaluyong doon nang mamatay si General Barayuga. That's it and that's all. Wala na kaming alam na issue about him. Until such time na si Colonel Garma asked us para i-approach si Grijaldo, sabihin na i-confirm yung kanyang abidabit dahil kaibigan niya at kaklasmate niya. So yun lang yung reason kaya kami lumapit sa kanya at pinatawag namin siya sa likod. Sana pa lang ginawa natin, ginausap na natin sa floor, sa ano na lang eh. Actually, doon na lang namin ginawa. Actually, nawala na rin sa isip ko kasi request eh. Na gustong kausapin namin, pakiusap yun eh. O sige, sabi ko, sige, patawag na, nandito lang naman tayo. Di ba? Sir, sorry. Isa siya sa pinatawag namin eh. Although, hindi na namin siya natanong eh. Wala, andun lang siya. And then later on, ang sinabi ni Colonel Garma, pwede bang kausapin nyo? Yun. Ang sabi po ba ni Colonel Garma, he would know, he would confirm that what I'm saying is the truth. Yes. Ganon yung sinabi niya sa akin, marami siyang alam. Oo, kasi kaibigan nga daw niya, classmate niya. And ako, na-confirm ko na classmate siya, saka kaibigan siya. Kasi nga, nung unang usap namin, bago mag-testify si Garma, andun siya sa Ascot. Sa Ascot Hotel. Doon ko sila pinatawag kasi nakikiusap sila. I think dalawang beses, tatlong beses silang nakikiusap sa akin na harapin sila. Ang sabi ko, hindi, doon na tayo sa hearing. Doon na tayo, ano, kasi marami na kaming ano, na-research na namin yung ano nila eh, mga issue nila eh. Pero meron nga daw, gusto daw umamin. So, kaya pinagbigyan namin. So, nung pinagbigyan namin, pinatawag ko si Ace. Yun na nga, that happened. Sir, pa... Pero baka pwede lang po magpa-comment regarding nga po dito sa kinasuhan na po nag-file na ng complaint po na ano ba to? Trafficking kay Harry Roque, qualified human trafficking complaint po versus Harry Roque. Okay, ang nag-file ata dyan, ano? PAOK TF? PAOK. So now it's hindi in the court. Hindi tayo nag-file yan. Hindi na natin nirekomenda yan, di ba? Hindi. Oh, wala pa kami recommendation about this. And well, we're happy about it that the PAOK TF is really doing their job. Kasi nga, sila naman talaga rin nag-umpisa dyan sa POGO and they have been so religiously trying to collate all the evidences and file cases against them. And at least napapadali na talaga yung trabaho namin. And since ayan, meron na, naka-hold na yung preservation assets sa Biancham.
isa sa mga proper, isa sa mga kumpanya that was issued a preservation asset preservation ni Lucas Bersamin, ni Secretary Lucas Bersamin. And with that, medyo lumuluwag na yung trabaho natin about the investigation of this of these companies. And true enough, yung aming ginagawa po in aid of legislation and at the same time recommending yung mga ebidensya that nakalat po namin at ibinibigay po natin sa executive department for their perusal. And that's our job. And maraming salamat at bumibilis po yung trabaho namin with the executive. Eh, ako nga, iniisip ko ba kung bakit human trafficking eh? Di ba? Siguro, plunder pwede. O, yun, di ba? Pero human trafficking, iniisip ko, bakit human trafficking? Di ba? Ang kapanawagan namin kay Harry, Tony Harry, humarap ka na sa amin. Narinig niya ako rito, humarap ka na sa amin, di ba? I mean, kahit ang tawag mo sa amin, kangaroo court, humarap ka na sa mga kangaroos. Yun lang, di ba? Kangaroos, kangaroo court daw tayo eh. Are you done with your questions, Marianne? Okay na? Okay, Rosalie Cas from UNTV, you're recognized. Good afternoon po, sir. Hingi lang po ako ng categorical answer. Do you want former President Duterte to be prosecuted under RA 9851? Well, batas po yan eh. And yun ang sinasabi natin na the law must be applied to all or none at all. So, if we can do that to a small level of our Filipino citizen, why not on the highest? I mean, prudence dictates, no, that we need to do our job. It might be painful to others, but of course, if something is committed against the existing law of the land, then we have to face the consequences. And kung ako, tatanungin mo, former president natin siya, may mga nagawa naman po siya sa ating bansa. But yun nga, meron din mga nagawang hindi tama. But yung mga hindi tama, isusulit po natin yan. At lahat naman po ng ginagawa natin sa mundong ito, pagbabayaran po natin yung mga mali. Diba? So I think it's just proper that the existing law, yung law ng RA 9851 must be followed and hayaan natin the will of the justice mas prevail. Ako, sana hindi na eh. Kasi number one, matanda na siya. Number two, he's not always feeling well. Sana hindi na. Pero he admitted eh, under oath sa Senate hearing, no? Sabi nga niya, I'd like to quote, ha? Sabi niya, that he alone takes full legal responsibility. Ayun lang, yung Republic Act 9851, pwede nang gamitin yung laban sa kanya eh. So kahit na ayaw ko na siyang ma-charge pa, kasi siyempre, former president natin siya, tulad ng sinabi ni Kong Fernandez. Marami na siya nagawa sa ating bayan, hindi lamang yung war on drugs. I hope na hindi na po siya litisin. I hope na wala nang mag-prosecute sa kanya. Pero wala rin kayong magagawa kung talagang meron siyang accountability and he will be prosecuted according to law. Yun po eh. Follow-up lang po. Apart from him po, sino pa po yung dapat ma-prosecute under RA 9851? Kasi kung titignan mo yung Section 10 ng Republic Act 9851, yung mga commanders, principals, that's the reason why we're giving a chance sa lahat ng mga na-involved na we all know that there was a deception, confusion, and probably hindi talaga naintindihan yung memo. So this is your chance to be a part of this investigation. Ang problem kapag hindi po talaga, then the arm of the law, no, especially ang DOJ, kapag nagfile na po yan, hahabulin na po lahat yan.
At kapag may mga nagsalita na dyan, at yun na nga nangyayari ngayon, may nagsasalita na, lumalawak po eh. Lumalawak yung mga dapat pong investigahan. But of course, kami po ang gagawin po namin because I think we have to wrap up also the investigation in the soonest possible time because it's election time. I think DOJ will have a much deeper, no? Magkakaroon pa lalo yan kasi hawak na namin yung ano, malalim na investigasyon din, lalo pa nilang lalaliman yan. So dun napapasok yung mga iba na baka mapasama. So I think we have to remind all those had been involved in this to come out, no? Because after all, ano yan eh, yung kakatulad na sabi ko, naging pare-pareho tayo naging biktima dyan eh. So do your share, please. I remember, di ba nagsipira tayo ng mga dokumento sa office ng Solicitor General, di ba? Because yung damang dapat namin gawin eh. So perhaps kung pag sinabi ng DOJ, isapin namin ng mga dokumento, we will do that. Eh, sila na ang bahala kung anong gusto nilang gawin doon, no? Perhaps kung yung question mo na baka mayroon pang ibang i-prosecute, well, baka sabihin natin, si Senator Bato, for example, o si Director General Sinas, o yung iba dyan. Pero palagay ko, ang ituturo nila, yung higher up eh, yung nag-utos sa kanila eh. So, ang magiging ano yan, papaksak din yan sa lap ng ating dating Pangulo. See that. Thank you. Kenneth Basilio from Business World. Hello, magandang hapon po. So yung question ko lang about sa naging statement ng CHR kahapon na nagkaroon sila ng legal impediments pagdating sa pag-acquire ng mga files pertaining to or concerning sa mga EG case. Are we looking at possibly crafting a law that would say strengthen ba yung capacity ng CHR to acquire such files? Sorry, ayun ba? I already filed a bill giving the CHR prosecutorial powers. The CHR can only investigate, but they cannot prosecute. Kaya sabi ko nga, bigyan natin ng ngipin ang CHR na gawin nila ang kanilang magagawa, even to prosecute those that they think are actually guilty. Yun yung bill na aking final. I think it was filed about a year ago pa. Okay, and follow-up lang sana ulit. Let's circle back dun sa ICC. Yung admission nga ni former President Duterte, doesn't this already make the case for the Marcos administration to coordinate nga with the tribunal? And you, Congressman Fernandez, mentioned nga na closed... ayaw talaga niya sa idea na yun. Ayun. So... may mga conditions ba tayo na nakikita na magpapabago sa isip ng ating mga congressman? Ayun po. Nakita ko kasi dito, ayan, no? Section 15, no? Ng Republic Act 9851, applicability of international law. Applicability of international law in the application and interpretation of this act. Philippine courts shall be guided by the following sources. So, in other words, lahat ng mga international laws natin will be also apply dito sa mga kaso na if ever na ipa-file ng DOJ sa ating former president and others, no? But we are not discounting as well na yung ICC, di ba? They take cognizance eh. On those crimes that were committed at sinasabi nila na they need not to cooperate with the national government. So baka by collating all the documents na nakukuha nila sa amin through sa YouTube or whatever, so baka yun yung gagamitin nila ng ICC. So we really don't know, but ako, kung ako tatanungin mo, much better talaga we have the same position na dito na lamang po sa korte natin. Thank you. For today's last question, may call on Red Mendoza from Manila Times. Hi Kong, ako yung last. Kong,
Kung Dan, first of all, may isang DDS supporter si Crisette, sinabi niya, or she's pushing her followers na wag kayo iboto sa Laguna. Kasi daw po, and well, I hope hindi kayo ma-offend dito sa sinabi niya, kasi sinabi niya, mukha daw kayong Pokemon na congressman, na Jologs. Your comment lang po. Ano ba ibig sabihin ng Pokemon? Hindi ko masyado naintindihan yun. Yung Pokemon na, no? Na, monster. A monster. Well, sabi naman ng nanay ko, pogi daw ako. So, well, kanya-kanyang interpretation. Pero kung makaka-apekto po ba sa candidacy niyo sa governor itong quantum, sa tingin niyo po? Well, ako, I'm doing my share, no? In delivering yung mga, what I can do to the people of Laguna. And as a matter of fact, ngayon ang bagyo, lumuwas lang ako dahil dito po sa PressCon, and I'm going back again doon para mag-deliver. Alam niyo po yung Laguna po ngayon, iniikot ko po ang buong Laguna mula San Pedro hanggang doon po sa Mabitak, dulo ng lalawigan na Laguna. Kalapit po kami ng Lakeshore. And majority of our people na nakatira sa Lakeshore, nakalubog pa rin po sila. So they need assistance kasi hindi sila pumupunta sa evacuation center. Dala po tayo ng dala ng mga biyaya at mga ayuda doon sa evacuation center. Pero yung mga nakalubog na hindi pumupunta, hindi nadadalan. Kaya mamaya po, pupunta po kami. Lagi ko namang ginagawa yon. Mula noon pa, mayor pa ako, congressman ako. Kapag lumulubog po kami nung Ondoy, talagang doon po ako nagdadala ng mga ano, ng mga pagkain para po mabigyan yung mga kababayan na nakatira at hindi nakakapunta sa evacuation center. Now, ang tanong kung makakapekto ba sa akin itong ginagawa namin. Let the people decide. Ano, alam nyo po, ano yan eh. Yung lahat ng pagtakbo is a destiny eh. Kung mananalo tayo because of what we have done right here, and the people will tell us that hindi ka namin boboto because of what you have done to the former president. And then the people, other people will tell that I will vote you because what you have done to the people of the province of Laguna. Then let it be. Let the people decide. At yung mga si Pokemon, anong pangalan niya? Si Crisette. Crisette Chu. Sige, kung taga-Laguna siya, pumunta siya dun sa amin at makipag-usap siya sa akin para makita ko rin kung anong kagandahan niya. I mean, alam mo ito sinasabi ko, ang mga bashers, we accept that because we are living in a democratic society. Okay po yan eh. As a matter of fact, tinutulungan pa nga nila tayo eh. Dahil yung engagement natin, tumataas daw yung ating mga viewers, wabay yung mga bashing. So, mas marami kong bashing kayo. Oh, pero ako sa akin, sinasabi ko, let them be. Kasi nga, ano yun eh, damdamin nila yun eh. We respect that eh. And who knows, maybe someday, makita naman nila na maganda yung ginagawa ko. Baka mamaya iba naman ang sabihin nila. Parang politika yan. Minsan kalaban mo siya, then suddenly magiging kakampi mo siya. Yung mayor, minsan nag-aaway kayo, tapos magiging bati kayo. Yung governor, yung congressman, yung consul, ganun yun eh. And then yun yung process. And I hope that lady who have delivered that statement, basta lagi tayong peace. I love you. in relation to what he said din naman, merong nag-comment na bakit sa EJK ang pinag-aaksa nyo ng panahon samantalang ang dami na saranta ng bagyo. Di ba? Ito ang gusto ko lang sabihin sa nag-comment na yan. No? Kahapon, I think it was the other day, ang aming church ay nabigyan na ng 1 million. Eh. Saan? Sa Albay. Saka sa Camayne del Sur. Yan ba distrito ko yan? Hindi. Ano pang ginawa ko? Tinext ko si Secretary Gatchalian. Sinabi ko sa kanya, pwede ba magpadala ka ng food packs sa Albay and Kamsur? Sumugot siya. Sabi niya, give me the contact person. Pinadala ko yung contact person. Nagpadala siya kaagad. Oo. Kahapon, nagpadala siya ng 660 food packs sa Kamsur. So, kahit na busy kami sa Quadcom, ginagawa namin responsibility para makatulong sa ating mga kabay. Ako hindi ako congressman ng Bicol eh. Pero tumutulong pa rin ako eh. Yun lang ang nais kong sabihin, tumutulong pa rin ho kami. Huwag kayong mabahala sa amin. Pero alam mo, yung Pokemon, tanyang-tanyag yun ha. Akala mo. Pero alam mo, kaya nga hindi kami nag-hearing eh. Because we gave chance dito sa, ano,
sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kasi nga, medyo pag mag-hearing kami, mapipreoccupy po kami. Kaya we decided na November na po kami mag-hearing. Last question na lang po on my end. Kasi nag-ask po ako ng reaction from Secretary Panelo tungkol sa sinabi ni Kong Benny tungkol dun sa since under oath nga si PRRD na hindi na rin mababawi yung death squads. Ito ang reply niya sa akin. He does not know what he is talking about. If he is a lawyer, it makes it worse. Your reaction po, Kong Benny. And last na lang po, kasi kahapon po, sinabi rin po ni Senator Padilla na oo nga, we're investigating the EJK. Paano naman daw yung mga biktima ng mga addict, mga ni-rape, mga biktima daw ng mga pusher, na he's saying na kung if we're putting this investigation into EJK, dapat investigating na natin yung reason why it happened, yung mga criminal daw ng mga durugista. Kasi yun ang lumalabas sa social media ngayon among the Duterte supporters na parang ang dating is pinoprotektahan daw yung mga durugista. Your reaction? Okay, ako, sagutin ko yun, no? Yung mga victims talaga, talagang dapat na investigahan po yun, di ba? And we have the system to investigate that. And you have to consider that hindi naman po kami, yung amin pong Quadcom, we can accommodate not so much. Hindi naman po pwedeng lahat yan. Imbestigahan natin. Even when we were discussing about the Bybus operation, hindi naman po namin maimbestigahan ang buong Pilipinas. And that is the reason why may mga courts tayo that will cater all these problems. And yung mga rape, yung mga biktima ng mga addicts, okay po yan. At as a matter of fact, talagang kapag may mga ganyang sensationalized na mga issue, tinatakal po natin. Why? Why? Para to prevent yung maulit-uli yung mga ganyang klase ng krimen. But kung iimbestigahan mo lahat yan, saan naman tayo pupulutin? Hindi naman po natin kakakalala.